Bukad na awit. Thank you.
sa aming pamumuhay ngayon at sa araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusog sa ilog Jordan at tumugog ng 7 ulit. At tulad na sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa kitok ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoon Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako matanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari pa naman kargaan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo. Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ng sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pong lahat. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ang isa na siya magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritan. Hindi ba sampu ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyang? Wala ba nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, tumayo sa iyong lahat. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang
mensahe na magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang pasalamatan ng bawat isa sa pagkakataong iniyahayag sa gitna natin. Ito yung mensahe na nais natin na bigyan ng pansin para po sa araw na ito. Kumisa may mga magulang na ay hindi ko na tinuturuan magpasalamat yung aking mga anak sapagkat tungkulin ko na gawin ang mga bagay na ito sa kanila. Tama po yun. No? Tungkulin ng mga magulang na kampala nila yung tungkulin sa kanilang mga anak kahit hindi sila pinasasalamatan. Kasi tungkulin yun eh. Pero bahagi po. Bahagi po na tinalulugod ng Diyos ang pusong marunong magpasalamat. Huwag nating kalimutan, ipinalulugod ng Diyos ang pusong marunong magpasalamat. Naalala ko tuloy yung isa sa mga play ni Shakespeare. So, ano sabi niya? Walang higit na mas matalim kaysa sa pangil ng isang bata na hindi marunong magpasalamat. Walang higit na matalim kaysa sa pangil ng isang bata na hindi marunong magpasalamat. Sabagat, bahagi yun na kung saan isa sa mga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mensahe na kuntusin po ay nakita natin bilang bahagi ng ating pagpapasalamat sa mga ibinigay sa atin na mga biyaya. At isa o sa mga maliwanag na ganda na nagpapahayag ng pagpapasalamat ay yung ating ebanghelyo at yung unang pagbasa. Nakita natin po na bumalik ang isa sa sampu na pinagaling ni Jesus, na pinagaling niya sa ketong. Alam naman natin yung ketong ng panahon na yon ay walang gamot. Bahagi ko na ito ay nakamamatay. Well, ngayon, may gamot na. Hindi ka na mahihirapan. At least, alam natin na ito ay masusubo. Pero nung panahon ni Jesus, ang ketong ay death sentence. Yung alaman, matagal. Matagal na paghihintay sa kamatayan. At yung una nating pagbasa ay isa rin pong halimbawa kung paano ang magpasalamat. Una, ay tulad ng kanyang panyaya na siya pinagaling ni Eliseo, sinaaman na taga-Syria, hindi rin po isang Hudyo, isang pagano. Ay anong sabi ang gawa na siya pinagaling sa kanyang karamdaman, ay nais niya na pabuyaan si Eliseo. Pero hindi tinanggap ni Eliseo. Dabo kami sa mga taong dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa kanila, nais silang ibahagi yung biyaya na ito. Kung hindi man nila maibalik doon sa taong kanilang yung tumulong sa kanila, ay at least ay tinutulungan nila yung ibang tao na nangailangan din ng tulong. Kaya po, huwag nating kalimutan na yung kawanggawa ay isang bahagi rin po ng pagpapasalamat. Hindi lamang po pagkabayad puri ang kawanggawa. Ito ay bahagi rin po ng pagpapasalamat. Pangalawa, dahil sa hindi tinanggap ni Eliseo yung regalo na ibinibigay ni Naaman, ay anong sabi niya, kumuha na lamang siya ng dalawang na
mga lupa na kasya doon sa kanyang dalawang sasakyang hayop. At yun ang dinala niya sa Syria. At doon niya sinamba ang Diyos ni Eliseo, ang tunay na Diyos, si Yahweh. So, magsamba. Kaya rin po, huwag natin rin kalimutan na tinawag din ho natin yung tawag ho natin sa pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito, pag-araw ng Linggo. Yung Misa, ang tawag natin sa Tagalog ay Misa. Pero yung term na talagang ginagamit natin dito yan ay Eucharistia. Eucharistia. Ba't ka nagsisimba? Bilang pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Yun po yung pananapagdiriwa ng Misa. Pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos. At anong mga biyaya? Anong mga biyaya na pwede natin pagpasalamat? Well, siguro sasabihin naman ay hindi naman ako pinagaling ng Diyos. Wala naman akong karamdaman. Wala naman mga extraordinaryong pangyayari sa aking buhay. Kahit na po siguro sabihin natin na hindi ka naman pinagaling sa iyong karamdaman dahil wala kang karamdaman o hindi ka naman niligtas gawa ng wala naman nakaabang na panganib sa iyo. May dalawa po tayong palaging dapat na ipinagpapasalamat. Ano yung dalawang ito? Una ay ang biyaya ng buhay. Sapagka isang pagkakataon po na ipinagkakaloob ng Diyos na tayo ay mabuhay sa daigdig na ito. Magising tayo ngayon sa araw na ito. Bahagi po ng dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Magkakatipon-tipon tayo ngayon. Mulat pa yung ating mga mata. Tayo ay hindi namatay sa bangungot o anumang masamang pangyayari. Hindi pa tayo kinukuha ng Panginoong Diyos. Kaya po, isa po sa kalimitan pinadiriwang natin ay ang biyaya ng buhay. Ito po yung pinangalagaan din po ng simbahan. Kaya po napakalaga sa buhay ng simbahan yung biyaya ng buhay, the gift of life. Kasi yung iba mong biyaya, hindi mo mapapakinabangan. Bakit? Patay ka na eh. So, kaya tayo nagpapasalamat sapagat binibigyan pa tayo ng Panginoon na mabuhay sa daigdig na ito. At sana po, everyday, huwag natin kalimutang magpasalamat. O kahit man lamang minsan sa loob ng isang araw ng Linggo, lalong-lalo sa pagdiriwang natin ng banal na misa, no? Ay makita natin na ito. Tayo nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Diyos ni Eliseo kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos na kung tusin po ay siyang tunay na nagbibigay sa atin ng mga biyaya na patuloy natin pinapakinabangan sa araw na ito. Pangalawa, yung biyaya po ng pananampalataya. Ito yung sinasabi ni si Timoteo. Ito yung sinasabi ni San Pablo kay Timoteo. Pangalagaan mo yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, ang biyaya ng pananampalataya. Na nawa ay makita mo na ito'y galing sa pumikapal kung paano ang Diyos ay nananalig na maging matapat sa gitna ng pagkakataon na maaaring hindi tayo naging tapat. Pero huwag mo natin kalimutan sapagkat yung pong biyaya ng pananampalataya ay may dalawa pong biyaya, may kaakibat na
pagkakataon na ibinibigay niyo sa atin. Ano ito? Kaya ngayon sinasabi niya po natin na ito'y isang pamamaraan ng buhay na ibinibigay sa atin. Ano yung ibig sabihin ng pamamaraan ng buhay? Kapag ginawa natin, sinunod natin yung kalooban ng Diyos, ay tinuturuan tayo na rin, umiwas sa kasalanan, umiwas sa hirap, kasi yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na nagnanais na alisin tayo sa kasalanan at alisin tayo sa sumpa ng kasalanan na walang iba kundi ang kahirapan. Na halimbawa rin, yung pananampalataya natin ito na, na nagsasabi sa atin na magpasalamat kayo. Bakit? Kasi isang tao hindi marunong magpapasalamat ay yung tao na palaging hindi na kukontento sa kanyang buhay sa daigdig na ito. At kapag ang isang tao na hindi marunong magpasalamat, palaging may kulang. Pero kapag itinuturo ng ating pananampalataya, magpasalamat ka. At bahagi yan ang ating pananampalataya. Anong makikita niya? Ha? Magkakaroon siya ng tinatawag po na ipinapamanhik ng puro may kapal. Ang buhay na ganap at kasiyasya. Kasi inituro ng ating pananampalataya, hindi ka lamang tinuturuan na magpasalamat. Basta lang sapagkat ayaw nagdahil sa Diyos na kayo magpasalamat. Niyuturuan ka magpasalamat kasi yung isa na yung pamamaraan na alin. Para magabayan ang buhay mo, para huwag ka nang maghanap ng mga bagay na hindi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. No? Ang tingnan mo ay yung mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos at pagtinangin mo. At makita natin sa buhay natin sa daigdig na ito, mawawala ang malaking tension na dinadala ng tao. Kasi bakit? Marunong ka magpasalamat eh. Marunong ka magpasalamat. Kahit ako minsan hindi nyo maintindihan, pag isang tao marunong magpasalamat, may kapanatagan ng kalooban. Pangalawa, isang biyaya na ibinibigay pa rin mo, ng biyaya ng buhay ay walang iba kundi ang biyaya ng pananampalataya ay yung tinatawag po natin buhay na walang hanggang. Na huwag nating kalimutan ang gawa ng awa ng Diyos at ito rin yung ipinahagi niya rito sa mayroong ketongin na pinagaling ni Jesus. Ano sabi po niya sa huli? Tumindig ka, tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Hindi lang sa mga pinagaling siya, gawa ng kanyang karamdaman na ketong. Ngunit maliwanag na kung saan ay yung kagalingan na ipinawamanig ni Jesus ay bahagi ng kanyang pananampalataya na magbibigay sa kanya ng maayos sa pamumuhay sa daigdig na ito at higit sa lahat ng buhay na walang katapusan doon sa lahat. Kasi yung kagalingan na hinihiling natin sa daigdig na ito ay walang iba kundi ang kagalingan mula sa kaparusahan na dulot ng pagkakasala. Iniligtas tayo mula sa hirap na daranasin natin sa apoy ng impyerno. So ito pong hamon na kung saan eh, huwag natin kalimutan po ngayon sa araw na ito. No? Na bahagi po na maging pagkilos natin alin, kinalulugod ng Diyos ang tao may pusong marunong magpasalamat. At huwag po tayo mag-alala. Marami po tayong dapat na ipagpasalamat. Hindi po mauubos yung kagandahang loob ng Diyos. Kung isa nga po ay may mga bagay pa siguro na baka hindi natin masabi kung ano yung dapat nating ipagpasalamat.
Pero ito yung makita ko natin sa mundo ito. Gusto natin na makita yung kaligayahan at ang kalawatian na dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Palagi tayong magpasalamat. Kaya ninaisang po may kapal na tayo ay magtipon-tipon tuwing araw na Linggo, makatugon tayo sa panawagan ng Kanyang ikatlong utos at sinabi niya ito na ito ay isang pagpapasalamat sa Kanyang mga biyaya at pagpapala. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo at isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ng ibig, nanaog sa kanororoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos sama ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Hindi niya ipinagkakait ang mabubuting bagay na kailangan natin buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa buong simbahan ang bayan ng Diyos, naway patuloy pang tumibay ang pagkakaisa at kabananan ng mga mananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa bawat mamamayan ng Pilipinas, naway kumilos tayo para sa kapakanan ng ating bayan at hindi pansariling interes lamang, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng mga pamahalaan sa buong mundo, naway itaguyod nila ang karapatan at kapakanan ng tao, lalo na ang mga katutubo, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga katutubo, naway makibahagi sila sa pagpapaunlad ng mundo sa pamamagitan ng mga mabubuting katangian ng kanilang mga kultura, tradisyon at paniniwala, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilya, naway patatagin sila ng pagmamahal at pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama namin mo pagpala, ipagkalaw mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak. Itulad mo ang mapakinabangan namin, Lubos, sa mga kaloob mo at may bahagi namin ito sa isa't isa. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Thank you.
namin kayo mga kapatid upang ang paghahain namin ng kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang ginanahap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalulatian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan kamatay ang aming pasanin, ay binalikan niya kami upang kami ay palayain. At may tampok sa iyong liningning, siyang nagtanghal sa amin bilang liping hiniram, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasabit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanya, binaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito